thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ. So, dito po sa DXN, lagi pong good morning. Kahit hapon na po, good morning pa rin. Kasi kung makikita nyo, no, yung pagsikat po ng araw sa sign of new hope. Para sa amin po kasi, nung nakita namin DXN, ito yung pag-asa para sa amin. So, lahat po tayo nag-aaral. Mga anak po natin, pinag-aaral natin. Bakit? Kasi ang goal po natin, makakuha po tayo ng trabaho. Ngayon, the long run, kumita po ng pera. Now, sino po ba yung mga kumikita ng pera? Merong mga taong kumikita po sila ng 4 to 6,000. Yan po yung mga undergraduate. Meron naman po mga tao kumikita sila 10 to 15,000. Yan yung mga professional o graduate. Meron naman mga tao kumikita po 30 to 50,000. Yan yung mga manager ng isang company. Or, meron din mga small-time businessman. Meron naman mga taong kumikita 100,000 to 200,000. Yan po yung mga presidente or vice-presidente ng isang kumpanya. Or mga big-time businessman. Or yung mga nagtatayo po ng franchise. Okay? Meron naman mga tao, kumikita po 500,000 to 1,000,000. Ito yung mga investors. Okay? Sa mga stocks exchange. Okay? Million po ang capital niyan. Now, kung papipiliin po tayo, kunyari po walang qualification, magkano po ba ang gusto nyong kitain? Siyempre, sino po ba ang ayaw kumita ng malaki? Huwag po tayong maging plastic. Magpakatotoo po tayo. Kung meron pong opportunity na walang qualification, kikita akong 500,000 eh. Yan po ang pipiliin ko. That's the reason marami pong nag-nurse. Bakit? Kasi gusto nilang kumita ng malaki. Now, in the real world, wala tayong magagawa eh. Meron talagang qualification. Okay? Now, papipiliin ko po kayo. Sa tingin niyo po ba sa 500 to 1 million, kaya niyo po yan? Okay? Makakapag-invest po ba kayo ng million? Hindi po natin kaya. So, in the real world, wala po kayong pag-asa dyan. Kaya niyo po ba maging presidente or vice president na isang company? Usually, sa isang company, isa lang po presidente niyan. Okay? So, dito din, wala din po kayong pag-asa dyan. Ayaw po bang kumita ng 30 to 50,000, maging manager ng banko, isa lang din yan. And yet, ang nagiging manager, mga graduate ng UP, Lasal, Ateneo, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, and so on. Higit sa lahat, kailangan may connection ka. Okay? So, dito, mahirapan ka rin yan. Pwede kang kumita hanggang 10 to 15, 20,000 every month. Okay? Now, kung titignan niyo po, dalawang paraan para kumita ka ng pera. It's either maging empleyado ka or maging negosyante ka. Although we all know, hindi po tayo lahat pwedeng magnegosyo agad. Kaya ang ginagawa po natin, nag-empleyado po tayo pag tayo po nakaipon ng pera o kaya po nag-resign na po tayo, nag-retire na tayo, may natanggap tayong pera, saka po tayo nagninegosyo. Okay? Now, ano po ba yung magandang negosyo ang dapat pasukin ngayon? Okay? We all know na ang pera po nasa negosyo. Okay? Bago po yan, 40 years ago, no, meron pong isang negosyo na itinayo po sa Amerika na sabi po ng mga Amerikano, ah, scam yan, scam yan. Illegal yan. Okay? 40 years ago, illegal po tingin nila doon. Scam po yon, scam. Ano po bang negosyo yung sinasabi ko? In fact, even yung mga congressman po, sabi nila, there's even a move in Congress to outlaw it altogether. Gusto nila, i-demand nila, ipawalang visa yung ganyang klase ng negosyo. Okay? Baka akala nyo po, yung pinag-uusapan po yung negosyo namin ngayon, hindi po. Okay? In the year 1960, ang illegal po na scam and scheme na sinasabi nila was yung McDonald's, 7-Eleven, Subway, Pizza Hut. Nung unang-unang tayo po yan sa Amerika, ang tingin po ng mga Amerikano, scam yan, lokohan yan. Now, there are two types of people looking at opportunities. Meron mga positibo, meron may mga negatibo. Depende nga kung nasan ka. Okay? Parang katulad no, nung unang labas ng McDonald's, merong umbuhay po kayo noong 40 years ago, tapos pinresent po sa inyo. Nasa sayo kung positibo ka, negatibo ka. Pwedeng isa ka doon sa mga congressman na nagsabi, scam yan, lokohan yan, itigil yung mga ganyang negosyo. Or pwede namang positibo ka.
JFK at naging best ka kaya nung pagputok ng McDonald's Pizza Hut, isa ka sa mga kauna-unang tao na na-avail mo yung opportunity na yun. O kumbaga, sabay ka sa pag-boom nun. Okay? One good example is, tingnan niyo po yung Starbucks. Nung pumasok po ang Starbucks sa Pilipinas, dalawang klase rin ng tao tumingin dyan eh. Isang positibo, isang negatibo. Okay? Siguro sabi ng mga negatibo, eh, ba't ako mag-invest dyan? Unang-unang mahal ng kape, isang baso, 100. Samantalang nakakabili na ang mga tao dyan sa tindahan, 5 pesos lang, 3 in 1. Sinong tao lalabas para pumunta sa Starbucks at uminom ng napakamahal na kape? But there are people who look at it positive and there are people who look at it negatively. Yung mga positive na unang nag-invest sa Starbucks, yun yung mga taong yumaman din niya. Okay? Kaya nga nagsunod-sunod na yan. Starbucks, Seattle, Liquid France, Deliverance, Figaro. In fact, even Nescafe, hindi naisip magtayo niyan. Nagtayo lang sila ng sariling coffee shop nung nagsunod-sunod na pagputok ng mga coffee shop. Another good example was yung mineral water station. Nung pinresent yan, mayroong mga taong tumingin, positive, negative. Yung negative, siguro sabi niya, ba't ako bibili ng tubig? Eh yung tubig, libre lang sa gripo, gusto mo bigyan pa kita. But there are people look at it positively. That's why, nung pag-boom ng mineral water, kasabay din sila. Pogrom de Manila and Pan de Manila, and the light, no, is another good example. Siguro sabi ng mga negative, eh, ba't ako magtatayo ng bakery? Mahal-mahal lang tinapay nyo. Okay, eh, ang dami dyan, murang tinapay lang. Okay, but there are people who look at it positively, nagtayo, kumita, yumaman. Okay, another good example po, was yung idea po ni Henry Ford sa kotse. Kasi po, yung kaibigan niya pumunta sa isang bangko, nag-withdraw ng pera, sabi niya, withdraw ko yung pera ko kasi invest ko pa yung report. Okay? Siya yung positive. Yung manager naman ng bangko, negative. Ang sabi sa kanya, naku, huwag ka mag-invest dyan, sira ulo yan si Henry Ford. Kahit kailan, hindi mo mawala ang kabayo. Okay? So still, dalawang klase ng taong tumitingin sa opportunity na yun. Yung nag-invest kay Henry Ford, yumaman, yung manager ng bangko na negative. Siguro, kung ngayon niya makikita kung anong Ford, she's big loss. Okay? Baka sinasabi niya, kung may babalik yung time na yon, magiging positive ako. Okay? It's like looking at this word. Opportunity is nowhere. There are people who look at it negatively. Opportunity is nowhere. Kaya nga marami mga Pilipino, naku, wala nang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Yan yung mga negatibo. Ah, punta ako sa ibang bansa, doon ako ikita ng malaki. There are people who look at this word. Opportunity is now here. Nung nakita ko the exchange, sabi ko, hindi ko kailangan mag-abroad. Kaya kong yumaman dito sa Pilipinas. And it happened. Actually, meron yung story about dun sa dalawang sapatero. I love this story so much. Merong dalawang sapatero, no, na yung pareho silang pinadala sa India. Pinadala sila nung manager nila. No. After 1 month, tinawagan yung isang sapatero, yung sapatero A. Sabi nga nun, sapatero A, kamusta? Makiklik ba yung negosyo natin dyan ng sapatos? Sabi nung sapatero A, ay, naku sir, hindi ko magkiklik dito. Kasi lahat po ng tao dito, nakapahe. Agan ba? Okay, sige, bye-bye. Ang ginawa naman po ng manager, tinawagan niya yung sapatero B. Sabi niya, sapatero B, kamunta. Magkiklik ba yung negosyo ng sapatos natin yan? Sabi ni sapatero B, ay siyempre o sir, magkiklik dito yan. Kasi o, lahat ng tao dito nakapaa. Pag ako nagsapatos, wala o silang ibang bibila ng sapatos kundi tayo. Yayaman o tayo. Actually, kung titignan niyo po, dalawang klase ng tao nakapunta sa India. Isa tinigdang positive, isa negative. Okay? Yung positive, yung po ang yumaman. Sa pakikita po naming opportunity sa inyo, dalawang klase din po ng tao tumitingin. Merong positibo, merong negatibo. Pareho nang nakita. Imagine niyo po, yung dalawang sapatero, pareho sila nang nakita na kapa. Nga lang, negatibo, hindi maman. Dito po ang suggestion ko lang po sa inyo, sana po, beyond the positive side. Okay? Wala naman po itong pilitan eh. Suggestion ko lang po sa inyo, try to look at the opportunity. Have an open mind. And just be positive. Okay? A lot of people, pag narinig po nila tong word na to, networking, ah, negative na po sila dyan. Ah, racket yan, lokohan yan, scam yan, illegal yan. Okay? Yan po yung mga sinasabi nila. Hindi ko po sila masisi. Why? Ang meaning po ng networking means talking to a lot of people everyday. So, kung kumakausap ka po ng tao everyday, networking po yun. Kaya nga sabi dun sa isang nabasa ko, if you are not networking, then you're not working. Ibig sabihin, kung di ako kumakausap ng tao, lang trabaho, sa bahay ka lang eh. Doktor ka, networking yun. Kumakausap kang pasyente. Negosyante ka, may tindahan ka, may hardware ka. Networking yun. Because may kliyente ka palagi. Okay? So, everybody is networking. Okay? It means it talking to a lot of people every day. It's just so happy na mayroong mga tao na kumakausap sila ng tao, pero naghahanap sila ng tao mag-invest ng pera. Or pera-pera. Naging pyramid. Yun po yung scam.
Actually kami po, kumikita po kami hindi sa perang ini-invest, kundi sa product na binibili. We talk to a lot of people to change brand, palit lang po ng produkto, not to invest money. Okay, so legal po kami. Now, one of the characteristics kung bakit po si Jang Gokong Wei yumaman po, okay, is very adaptive to change. Yung Jang Gokong Wei po in the first play nga, yan po yung may-ari ng Robinsons, okay, Sun Cellular, Cebu Pacific, Ministop, and so on. Okay? Yan po yung sinabi niya, sikreto niya, kung bakit niya na-reach yung ganong kayaman. Very adaptive siya sa change. Kinuha ko po yan sa magazine po. Adaptive to non-stop change. Sabi niya, parating pa lang yung change, na-adapt ko na yun. Kung titignan niyo po, change is very constant. Okay? It's either you adapt to it or you be left behind. This is a good example. Kung titignan niyo po itong ballpen na to, pag hinagis ko, bumabagsak due to gravity. Okay? Pero yung aeroplano po, mas mabigat dito, lumulutang. Yung pagbagsak po nito, that's primitive thinking. Aeroplano po, yan po yung modern thinking. Pag ito po hinagis ko sa tubig, lulubog. Primitive thinking, makalumang bag-isip. Pero yung barko po, mas mabigat dito, lumulutang. Modern thinking. Kung dati po, Betamax, hindi na po uso yun. DVD na ngayon. Kung dati po Abdan, escalator and elevator na po ngayon. Kaya po dati mga building, second floor lang. Ngayon, 100 floor. Bakit may elevator na eh? Okay. Kung titignan niyo po, change is very constant. Nasa negosyo, the same din po. Change is still constant. Okay. Merong primitive, may modern. Kung dati po single level marketing, yan po yung lumang approach sa negosyo. Yan po yung Betamax, yan yung VHS. Okay. Ngayon po, ito na po yung modern, multi-level marketing. Ito po yung DVD. Ito yung elevator. Okay? Ito yung computer. This is the latest change. Okay? Kung titignan nyo po dati, ang tao, tatayo ng isang hardware. Ngayon po, hindi na po yan uso. Ang ginawa po ng may-ari ng SM, ginamit niya multi-level, ACE hardware. Ang Robinson's handyman. Meron nagtayo, hardware exchange. Okay? Meron naman, dati, nagtatayo isang bakery. Okay? Yan po yung lumang paraan. Ngayon po, ang uso na po, Gondi Manila, Pandi Manila, Julie's Girls. Kung dati po, supermarket, ngayon po, hindi na po uso yan. Ang uso po ngayon, macro. May-ari po ng SM, tinayo yan. And maraming hypermart. Big R, Pure Gold, Shopwise. This is the latest trend. Actually po, multi-level po yung concept ng business namin. That's DXN International. Every business, meron pong trend. Okay? Meron pong bagong trend ng negosyo ngayon na mga big time businessman ang gumagawa. Kasi po, nakita na nila yung vision na pwedeng kitain. Yan po yung may-ari ng Walmart. Started with a convenience store that turned out to be the biggest mall in the whole world. Napakarami pong mall na. Okay. Ito po yung bagong trend ng negosyo, convenience store. Yan po yung next booming business na sana po makita nyo. Although big time businessman pa lang po yung mga nakakakita niyan. Number one na pinaka-putok na convenience store was 7-Eleven kasi po international yan. Ang sumusunod po, Burger Drug. Now, pansinin niyo po, Burger Drug, nakita nila yung vision na yun. Ang pinakamalaking floor area po ngayon na Burger Drug, hindi na po drugstore, convenience store na. May tindang pansit, kantong coke, hindi po yun nakakagaling. Why? Because maganda ang kita sa convenience store. Sunod po, mga gas station. Nagtayo po sila ng sarili nilang convenience store. Kada gas station, meron na. Why? Because there's something good with that business. Ang sumunod po na nagtayo, Ministop. May-ari ka na ng Cebu Pacific, Sun Cellular, Robinsons. Pero bakit nagtayo po siya ng small convenience store? Because there's something good with this business. In fact, nung tinanong nga siya sa magazine, tanong sa kanya, kung meron kang 10 million, anong negosyo itatayo mo? Ang pinili niya, 3 million. Sabi niya, I would invest my 10 million pesos with a 3 million mini stop. See? Ibig sabihin, pinapili niya ng negosyo, pero ang napili niya was still a convenience store. Because there's something good with that business. Ang sumunod po na nagtayo, San Miguel Food Shop. Pansinin niyo po kung bakit nagtatayo ng napakaraming convenience store ang San Miguel. Because there's something good with that business. Ang sumunod po ngayon, SM. Ginagawa niya na po yung game ng kapitalism. Sa paanong paraan po? Marami na po siyang supermarket. Nagtatayo po siya ng maraming hypermart. At ang ginawa niya po ngayon, naglalabas na po siya ng sarili niyang produkto. SM bonus. Now, this is the latest trend ng business. Actually, ang DXN International po is a chain of convenience store. Kaya po pag nag-join ka sa amin, nagawa mo na po yung ginagawa nila. Imaginin po ang mini-stop po, ano po ba ang goal nila?
Ang goal po nila maging global. Sabi nila gusto nila sila yung kauna-unang Filipino company na makaka-reach yung product sa buong Asia. Eh tayo po nasa US na po tayo. Okay? Meron po tayo sa Asia. Meron po na tayo sa Europe. Nag-uumpisa na po sa Europe. It's a chain of convenience store. Yung ginagawa po ng San Miguel sa kanang mini-stop, magagawa mo pag sumali ka sa amin. Okay? We have 290 outlets nationwide. 70 countries po worldwide. Now, what if this is going away? Dating ko lang ko. Sila po may-ari ng mini-stop and San Miguel po siya. Meron kang pera, nag-invest ka, gusto mo mag-open ng isang outlet, which will cost you around 5 to 10 million investment. Okay? Pag ako po bumili sa'yo, normally may kita ka. Siguro kung way, may kita rin po. What if, kung papansinin niyo po kasi, ang mini-stop hindi lang naman po siya yan. Marami po yan. Boom, Pilipinas po yan. Now, what if sa Quezon City po ako bumili? Ang may kita po, hindi na po ikaw. Ang may kita po, yung may-ari na po ng mini-stop sa Quezon City. Siguro kung way, may kita pa rin. Ibig sabihin, ang pinakamagandang pwesto po yung nasa gitna. Okay? Kung eto po, ikaw, tayo ka na isang franchise, 5 to 10 million investment. Magkano po yung mapunta sa gitna? Ay, hindi na po natin kaya yan. Okay? But good news, dumating po DXN with just 875 pesos investment. Ikaw po yung nasa gitna. You have 290 outlets nationwide, 70 countries worldwide. Okay? 875 pesos investment lang po. Okay? Now, selling products. Are we selling products? Ang main focus po ba natin was to sell the products. A lot of people kasi, akala nila pag sumali sila sa DXN, oh, yun ko niyang magbenta ako ng product. Okay? O naman po, talagang sumasali kasi gusto nila magbenta ng products. Okay? Okay, we sell the products, but hindi po yun ang main focus natin. Pasinin niyo po ang Jollibee. Nagbebenta po ba sila ng burger sa ka-price? A lot of people akala nila ang Jollibee po, ang trabaho po was magbenta ng burger and fries. Hindi po. Okay? Ang Jollibee po, ang trabaho po niya magpatikim ng burger and fries. Siyempre, hindi libre, may bayad. Okay? Pero pagka nakatikim ka, ang goal nila was mabenta ang kanila ng franchise. Bakit? Kasi po, pagka ikaw binentahan kita ng burger, kakain ka lang. Pero pag binentahan kita ng franchise, hindi ka lang kakain. Magbebenta ka, magbubukas ka, umaga hanggang gabi. Kaya tayo po ang trabaho natin, what was not just to sell the products. Our main goal was to sell the ideas or the concept. What would be your job when you join the business? Ito po yung isa sa mga konsepto na ibinebenta natin. When you join the business, ang magiging trabaho nyo po, you treat yourself as the owner. Okay? Kaya pag ako po, pag tinanong ako, ano negosyo ko? Ang negosyo ko was a chain of convenience store. 290 convenience store nationwide and 70 plus countries worldwide, international. Okay? Kaya sa inyo po, ganun din. You learn and commit. Ang suggestion ko po sa inyo, aralin nyo po ito. Kasi hindi po ito basta-basta. Ang McDonald's nga po, kahit napakayaman mo na, meron kang 30 million pesos, ay hindi ka po basta-basta makakabili ng franchise. Kailangan ka munang pumunta sa Chicago University. Mag-aral ka. Okay? At na-exam, pag bumagsak ka, kahit napakayaman mo, wala kang franchise. Kailangan po talagang aralin. And bigyan po ng time. Ang suggestion po sa inyo, when you join the business, kahit po 875 lang po investment ito, itreat nyo po si kayo may-ari. Bigyan nyo po ng time. Pag nagtayo ka ng hardware, babantayan mo yan. The same with this business. No, hindi ko po sinasabing maraming time, but please, give a quality time. Okay? Second po na magiging trabaho natin was you use and patronize the products. Okay? Papalit ka ng brand na ginagamit mo. One good example, pansinin niyo po yung C2. Ang may-ari po ng C2, yan po yung may-ari ng mini-stop. Nilabis po ang C2, bakit? Kasi po yung may-ari po ng San Miguel, may sariling tsaa, yung Earth and Sky. Hindi lang po nakabote, powder, pero still may sariling tsaa. Ang ginawa naman po ng mini-stop, naglabas siya ng Rush. Okay? Why? Because ang San Miguel food shop, siya po may-ari ng Wilkins. Naglabas, ang great taste po, ang may-ari po niyan, mini-stop. Kaya po ang San Miguel food shop, naglabas ng sariling kape, San Miguel Cafe. Okay? Ang mini-stop naman po, naglabas siya ng Bullfighter energy drink. Why? Because po ang San Miguel food shop, siya po ang may-ari ng Lipovitan. Okay? The same po sa SM. Naglabas po siya ng SM bonus. Lahat ng produkto na meron kayo, meron din siya. Okay? Eh, the same po yan sa business ko. This is my business. Lahat po ng meron sila, meron ako. May tsaa sila, may tsaa ako. May kape sila, may kape ko. Gagamitin ko, kape ko, hindi kape nila. Okay? Paano po tayo kumikita? Every time you buy the products, meron po yung equivalent points or sales value. Yan pong sales value na yan, kinoconvert po yan sa cash. Okay? So, yung cash po, yun na po yung naipo natin. Tatimes po yan kung nasan po kayong percentage.
For example, drain 1 na kape ang points po niyan is 136 SB. 136 SB is equal to 136 pesos. That's equivalent to 136 pesos times po yan itong 6 to 37%. Okay? Kung nasan po kayo dyan, dun po yan i-multiply. Okay? Ngayon po, ang malaking picture dyan was ito. For example, sumali ka, nag-invite ka ng mga kakilala mo. Lahat po ng gagamitin ng mga kakilala mo, lahat po ng points na yan aakit sa'yo. Iko-convert to cash times po ng 5 to 17% infinity. Yung po magiging cheque mo. Kaya no choice kundi po kumita ka ng malaki. Kasi po lahat ng points nila ang aakit sa'yo at iko-convert sa cash. Okay? Now, suki. Familiar po tayo sa word na to. Mga negosyante po, mga Chinese, yan ang gustong word. Kahit di ka suki, tawag sa'yo suki. Why? Because napaka ingat po sila dyan. Tama naman po pag negosyante ka. Why? Ang pagangat at pagbagsak ng isang negosyo, nakadepend po sa tinatawag nating suki. Pag dumami yan, angat ka. Pag bumagsak yan, babagsak ka. Before po, wala pong nakikitang paraan yung mga negosyante para itali yung mga suki sa kanila. Okay? Nakita rin po nila yung concept ng MLM. Merong parampalaan para itali yung mga suki. Ang SM po, ginawa po nila. Kumuha po sila ng SM Advantage Card. Ginaya po nila yung concept natin. Okay? Every time bibili ka, may points, may discount. Naglabas din po ang Robinson, Sulit Card. Ang Mercury Drug, Suki Card. Ang National Bookstore, Laking National Bookstore Card. Okay? Ang DXN po, yan po negosyo namin. DXN Discount Card. May sarili po kaming card. Okay? Ganyan po yung itsura. Matitrace na paano sa'yo galing. It's because of the number. Makikita niyo po, may code dyan, may numero. So, parang cellphone yan. Pag tinik kita, alam mo kung ano yung number ko. Kaya kahit saan pa po bumili, nakatali po yun sa numero mo. Parang ganito po. For example, ito ka. Na-invite mo ito. Ito kakilala mo. Okay? Ito kakilala niya. Kakilala niya. Kakilala. Kung titignan mo po, hindi mo na po kakilala yun. Pang lima na yun eh. Yan po, may kakilala sa Hong Kong. Bumili po sa Hong Kong. Kahit wala ka pong kakilala sa Hong Kong, lahat po ng dadaanan nun may cheque sa Hong Kong. Okay? Ganito po itsura. Okay. Kaya kung titignan nyo po, this is another trend in business. We are in the business of selling out discount card. Kasi ninyo po ang SM, ang trabaho po ba ng SM ano? Ang trabaho po ng SM ngayon, magtayo ng maraming mall, magtayo ng maraming hypermart, and magbenta ng maraming SM Advantage Card. Kaya po sa Petron, pag nagkarga ka ng gasolina eh, pwede mong gamitin yung SM Advantage Card. Bakit? Prime Stockholder eh. Okay. Ang kagandaan po ngayon, may bago pong produkto, DXN. Biofuel. Okay. Nasa Stocks Exchange na po sa Malaysia. At ang plano po, mga 3, 4, 5 years from now, ibabagsak po dito yan. Magtatayo ng mga gas station. Lahat ng gas station magkakaroon ng sariling convenience store, outlet ng DXN. And yung card mo, pwede mo nang gamitin. Pambili ng products, pangkarga ng gasolina. Alam niyo po, yun yung nakakabaliw dun. Kaya no choice kundi kumita ka talaga ng malaki sa negosyo na to. Okay? Ang mangyayari po, because of that card, residual income, lifetime income po ang ibibigay sa'yo. Every time may gumagamit ng card, nagkakarga ng gasolina, bumibili ng toothpaste, shampoo, sabon, kumikita ka kahit tulog ka. It's very good. Okay? Number two po na magiging trabaho natin was we advertise. We are the commercial model. What good example was Sharon Cuneta. Okay, Sharon Cuneta po, siya model ng Coke, McDonald's. Pero hindi naman po tayo bumibili kay Sharon Cuneta. Bumibili po tayo direkta sa mga tindahan. Pag bumili po tayo sa tindahan, may kita si Sharon. Okay, yun po ang trabaho natin. Kaya meron po mga tao nagsasabi, naku, sa laki ng kinikita nyo, magsasara yung DXN na yan. Hindi po magsasara. Kasi po, ang bayad po kay Sharon Cuneta, milyon. Yun po ang binabayad sa atin. Wala po tayong advertisement sa TV, radio, billboards. Bakit? Kasi po, tayo po yung commercial model. Okay? It's the same din naman po eh. Pansinin nyo po. Magtayo ka ng mineral water station, ano gagawin mo? Ikutin mo mga kamag-anak mo, huy, sa akin na kayo umorder ng tubig, didiliberan ko kayo the same. Tayo ka ng computer shop, pupunta mo mga kaibigan mo para maglaro sila sa computer shop mo. It's the same. Pagka nagka-negosyo ka, ang gagawin mo is the same. Ipopromote mo yan. Okay? In fact, meron nga pong iba, nakikita kami, nagpa-flyer po kami sa kalsada, di ba? May nakikita po kayo, namimigay ng maliit na papel sa kalsada. Because we advertising. Sabi, ay, yak cheap, yan pala negosyo nila, ayoko niyan. Alam niyo po, even po mini-stop may sariling flyer. Ayan po, be a mini-stop business partner. Nagpa-flyer din po. Yun nga lang po, hindi kayo bibigyan sa kalsada niyan. Bakit? Eh wala naman po kayong 5 million to 10 million eh. Kaya hindi po magpa-flyer sa kalsada yan. But still, they're doing what our job is. They're advertising. Okay. Number po na magiging trabaho niyo was sponsor or recruit. Naku, ito po yung pinakaayaw ng tao.
Sabi kaya ayokong sumali dyan sa negosyo na yan. Ako kasi magre-recruit ako. Ayoko niyan. Alam niyo po, ihanap niyo po ako ng negosyo na walang recruitment. Okay? Pag natayo ka po ng isang call center na office, okay? Kailangan mo ng call center agent. Kaya ang gagawin mo, magre-recruit ka. Pag negosyante ka, magre-recruit ka ng empleyado. Hospital, tinayo mo, negosyante ka, magre-recruit ka ng nurse. Wala pong negosyo na walang recruitment. Lahat po ng negosyo, may recruitment. Pag nagtayo ka ng franchise ng Jollibee, natural, may crew. Okay? Nagre-recruit yung may-ari ng Jollibee ng crew. Number two, franchising. Okay? Ibinibenta yung franchise. Nagre-recruit siya ng mga taong bibili ng franchise. In fact, even sa SIM card ngayon, ganyan na rin eh. Okay? Kaya minsan, ang daming tao sa Smart. Bakit? Kanya-kanya na ng recruitan. Number three, stock market is a good example. Kasi po, yan po yung isa sa negosyo ko ngayon. Kung papansin ninyo po, ang Jollibee, SM, nakapost po yun sa stock market. They're selling out their shares. Okay? Imagine, nagre-recruit po sila ng mga investors na magbibili ng shares of stock nila. Tapos yung pera gagamitin nila para pamuhunan sa negosyo nila. Even sila nagre-recruit. Even po yung presidente natin nagre-recruit. Pumupunta sa iba't ibang bansa para humanap ng ano. Meron mo rin investors. Tanongin mo, gusto mong bang makuha yung pangarap mo? Obo! Tapos ang tamad-tamad naman po. Okay? Konting hirap lang po, sumusuko na. Okay? Nothing is impossible kapag ka po determined po tayo. Okay? Yan po yung isang bagay na meron po kami. Okay? Try to look at this picture po. Titignan nyo po, parang simpleng lalaki na nakatayo lang yan na nagbabalance. Pero ang tignan nyo po mabuti dyan, nagbabalance po siya sa tuktok ng bundok na sakto lang po isang panya. Kung titignan nyo, parang imposible po yan. Pero since yung tao na to, he has the design and is very determined, wala pong imposible. Yun po yung gusto.